morning mga kaamag. Kamusta po kayo? Ngayon, balik na po tayo sa mushroom vlogging, sa mushroom cultivation. Ngayon, ang ituturo ko po sa inyo itong paggawa natin ng liquid culture gamit po itong agar natin na isasalin po natin sa liquid culture. Yung recipe po natin ay mga kailangan ng 100% honey po. Ito po. Honey bee. Tapos ito po agar. Yan. Agar powder po. Nabibili po ito sa Lazada or Shopee. Nakakabili po niyan. At tulad nyo, ito po. Kailangan po natin ito. Alcohol lamp. Patulad po sa mga nauna natin video. Ito po, denatured alcohol lamp. Nilalagay po dyan. Ayan mga kaamag, yung magnetic bar natin. Tapos itong Holland, pwede rin po itong gamitin. Tsaka ito po ating magnetic stirrer. Nabibili rin po sa Lazada at Shopee itong to. Nabili ko po yatin ito, 1,300. Tapos ito po, mahalaga po ito. 3M na micropore. Micropore tape na 3M po. Mahalaga po na itong 3M ang bilhin natin kasi iba po quality nito mga kaamag. Mas madikit ito. Maganda po ito. Tapos 70% alcohol. Tsaka ito pong distilled water. 1,000 ml po ito. Ayan. Ayan po mga kailangan natin. Siyempre itong ating bulak. Itong ating spatula. Ayan. Tsaka po itong ating surgical gloves. Yan po yung mga kakailanganin natin. Tara mga kaamag, samahan niyo po ako. Turo ko sa inyo kung paano ko po ginagawa yung ating liquid culture. Yan, mga kaamag, ito po. Atin ang titimplahin yung ating recipe para sa ating liquid culture. Ayan po, yung ating distilled water. Ayan. Salang po natin to at ating papakuluan po para maluto natin yung or madissolve yung ating agar powder na gagamitin. Ito po mga kaamag yung ating gagamitin agar powder. Ano po? Kukuha lang tayo lang po ng 3 grams po. Ayan. Hindi po pwedeng sobrang madami dahil titikas po yung ating liquid culture. Kailangan po hindi siya titikas, liquid na liquid pa rin po siya. Ayan. Maliit lang po to, ang ginagamit kong spatula po. 3 grams, 2 to 3 grams lang po ilalagay natin sa 1000 ml. Yan mga kaamag, once na na-dissolve na hindi mo naman po natin kailangan na pakuluan Dissolve lang po yung agar powder, okay na po yan. Ngayon, ilalagay na po natin to yung honey natin, Yan. Ilalagay po natin is 4% to 5% ang lalagay natin na honey, mga kaamag. Ayan, mga kaamag. Ito pong isang, tablespoon po natin. Ang puno po nito ay naglalaman ng 10 ml, more or less 10 ml. Per tablespoon, mga kaamag, katumbas po yun ng 40 ml na 4% po ng 1,000 ml natin, mga kaamag. Ito po. So, pangalawa na po yun, mga kaamag. Ito, pangatlo. Ito yung pang-apat na tablespoon natin, mga kaamag. Ito yung pang 40 ml. Ayan. Kailangan puno, mga kaamag. Ayan. Tsaka, tandaan nyo, mga kaamag, ang mas maganda yung simple po at hindi kung ano-ano yung inahalo natin dito sa ating liquid culture para naiiwasan po yung contamination. Mas prone po ng contamination kasi yung sobrang dami ng inihahalo. Ayan. Simple lang po pero effective po ito mga kaamag. Magpapakita ko po sa inyo yung final result nito. Ano po?
Yan mga kamag, once na na-dissolve na ng maayos yung ano, at na-mix na natin maayos yung ating honey, pwede na po natin ilipat na sa ating mga bote. Yan, bote lang po ginagamit ko mga kamag. Napaka simple lang po ng ating method, ano, mga ginagamit natin, napaka simple lang din po. Para po yung mga gustong mag-try at gumawa ng liquid culture, hindi naman po sila mahirapan, kasi yung iba natatakot gumawa kasi iniisip nila masyadong magastos at maproseso, ano po. Ako po ay nagawa, sinisimplihan lang natin mga method natin, mga sistema natin, simple lang po. Hanggang dito lang yan mga kamag, huwag po natin pupunin masyado kasi kailangan po natin i-shake yan, ano, mga kamag. Yan. After natin masalin yung ating ano, liquid, dito na po natin lalagay yung mga colon, ano. Yan, lagay na po natin. Itong magnetic bar natin. Before natin pong i-sterilize, ilagay na po natin yan. Sunod, ito po natin, lalagyan po natin ng aluminum foil. Yan mga kamag, lagyan po natin ng aluminum foil para hindi po siya pasukin ng tubig pag tayo ay nag steam or sterilize, ano po. Itong ginagamit natin mga kamag, ginawa ko lang po to, ano, matipid po kasi siya sa ano, sa fuel, sa panggatong, sa kahoy. Sa mahal po ng LPG ngayon, gumawa tayo ng ating rocket stove. Mga kamag, pagka gusto niyo pong umorder, pre-order po, gagawaan ko po kayo. Mag-message lang po kayo sa ating page na Third is Board of Mushroom sa Facebook, ano. Pre-order po. Pag may gustong umorder, gagawan ko po kayo ng ganito. Napakatipid po nito mga kamag sa kahoy. Maliliit na kahoy lang. Ito po, makakaluto na tayo. Nga pala mga kamag, 45 minutes po tayo mag-i-steam mamaya. No? Kaya mahalaga po na medyo makatipid tayo doon sa ating panggatong. Ano? Yan. Pause mo muna. Ano? Ayan, kung nakikita nyo mga kaamag, napakaganda talaga ng apoy niya mga kaamag. Ayan. Hindi lang po ito magagamit natin sa paggagawa ng mushroom spawn. Ano? Pwede rin po natin itong gamitin pang araw-araw. Pagluluto ng kanin, ng ating ulam, pwedeng-pwede po ito pang araw-araw na gamit. Napakatipid po nito sa kahoy, sa panggato. Ayan, once na maganda ng apoy, sarang na po natin ang ating pressure cooker mga kaamag. Thank you.
Ito mga kaamag, lagyan natin ng tubig. Tingnan nyo mga kaamag. Gumawa po tayo ng ating pinakang sapin na gawa lang po sa kawayan at kahoy. Ano? Para hindi po direct yung bote doon sa ilalim. Yan po. Ayan mga kaamag, 45 minutes po natin siyang pakukuluan o i-steam. Ayan. Magsisimula po yung 45 minutes mga kaamag na bilang natin. Once na ito po ay umiikot na at nagwi-whistle na po. Ano po? Ito po. Ayan. 45 minutes lang mga kaamag. Ayan. After 45 minutes mga kaamag, make sure na tatanggalin natin yung pressure ano bago buksan po yung pressure cooker natin kasi delikado po yan, medyo palamigin, tapos tanggalin po yung regulator dyan para sumingaw po yung pressure sa loob. Yan. For safety lang mga kaamag. Ayan mga kaamag, malamig na po yung ating bote na may lamang ano, liquid. Start na po tayo ng pag-inoculate ng ating F0 agar. Ano po, nilipat natin dito sa loob. Lagi po natin ugaliin na ano, i-sterilize ang ating mga gagamiting tools. Gamit po yung ating 70% alcohol. Ayun mga kaamag, dahil wala pa po tayong FFU, gumagamit po muna ako ng air purifier para sakali pong makabawas siya ng dumi ng hangin, ano po. Tapos ito pong alcohol lamp natin, mahalaga rin po ito. Yan. Ito po, dadarang lang po natin itong ating mga tools sa apoy para matanggal po at mamatay yung ating mga germs at ano, bacteria dyan. Sobra pong selan kasi ng ano, ng mushroom. Mushroom spawn, tira po yan ano, konting dumi lang po contaminated na po yung ating ginagawang punla.
Ang downside nga lang po nitong ating liquid culture, hindi po natin makikita kung may contamination na po. Makikita naman po yung medyo visible, yung umaangat. Hindi po talaga may iwasan. Pero, yun nga po, minsan, naisasali natin at transfer natin sa green spawn. Doon lang po lalabas yung contaminant, doon natin makikita. Kasi visible po ito, yung mga green molds, black molds, yan po. Yun naman po, kadalasan talagang problema natin. Nasa hangin po kasi yun, airborne po kasi sila. So, yan. Yan lang po. Tapos, bubuksan na natin ito. Ugaliin po nakatapat to sa ating alcohol lamp, Dahil, ito pong hangin na nakapaligid dito sa alcohol lamp, mas malinis po ito kaysa kumpara dito sa hindi po nakatapat dun sa apoy. Yan na po. Yan. Tanggalin lang po natin yung cover ng bahagya. Huwag po muna masyado. Huwag muna. Kaunting bukas lang po. Ready lang po natin. Ayan, mga kamag, kukuha lang po tayong kaunti dito. Sobrang maliit na bahagi lang po ang kukunin natin dito. Ayan po. Pipitas lang po tayo na napakaliit. Ito po, pwede na po yung ganyang kaliit. Dito na po papasok yung kahalagahan nitong ating micropore tape. Yan. Yan po ang gagamitin natin pang cover. Bakit po micropore tape ang ginagamit ko sa pang cover dito sa ating opening ng bote? Kasi po itong micropore tape, may isip niyo po, di ba, pang ano po ito, pang sugat, ginagamit para sa mga sugat. Yung po kasi, meron po itong maliliit na butas. Dito makakahinga yung ating myceliums. Kailangan din po kasi ng kabuti yung oxygen. Kailangan meron din po silang air exchange para mailabas po nila yung CO2 tapos mapagpalit po sila ng hangin. No? Yan. Damihan po natin mga kaamat. Huwag po tayong manghinayang at maselan po talaga to eh madaling makontaminate po papasukin. Yan. Yan po. Yan na siya mga kamag. Yan na siya loob. Yan na lang kaliit mga kamag. Ito po yung sunod. Tapos, ugaliin natin mga kaamag, every time na mag-inoculate tayo, panibagong lalagyan ng agar, kada transfer po mga kaamag, linisin natin yung tools na ginagamit natin, Dahil na-expose na po yan sa hangin. Mainit na mainit siya, siguradong patay po ang bakterya at saka mikrobyo dyan. Kukuha lang po tayo ng maliit.
ano po ba ang purpose ng ano, liquid culture? Tatanong ng iba, pwede naman yung agar to grain spawn na po, ano, sa grain. Ang purpose po nito ay para ma-multiply pa po yung ating ginawang punla. Katulad po ng isang bote nitong ating F0 agar, mas mapapadami po natin siya. Tingin ko po eh, aabot siya ng times 50. Times 50 po magagawa niya na liquid culture spawn. Pwede pa pong lagyan nyo rin ng ano, tape pa ganito, paikot, para secure po. Kasi habang natagal po yan, medyo nabitaw, nawawala yung dikit niya. No? Yan, para safe na safe po yung ating ginawang liquid culture. Gawin din po natin dito sa isa. So, ganoon lang po gagawin natin, ano? Hanggang sa matapos natin lahat ng boteng in-sterilize natin, inihanda. Actually, mga kaamag, for demonstration purposes lang po ito, ano? Kaya limang bote lang po yung ginamit natin or ginawa natin. Actually, pag gumagawa po ako, talaga, pinupuno ko po yung isang pressure cooker ko po. Maabot po ng 30 ang capacity po, 30 bottles po ang capacity nun. Para po hindi sayang steaming natin, damihan na po natin kada batch. Every batches po dapat i-maximize po natin yung laman ng ating pressure cooker. Yung sa akin po kasi 70 liters ang capacity po nun, medyo malaki po siya eh. Kaya umaabot siya ng nasa 30 bottles. Kung maliit naman po, punuin niyo lang po yung sa inyong ano, bote, ang inyong ano, pressure cooker, kung aabot ng 15 or 10, maximize niyo na po para hindi sayang yung espasyo at yung oras. Lalo na yung gatong po ano. Lalo kung wala po kayong ginagamit na katulad ng sa akin na rocket stove ano po. Medyo matakaw po or mataklas ah. Fuel, LPG, lalo ng LPG, napakamahal na po ngayon. Yan lang po, ganun na po yun mga kamag, napakasimple lang po. Hindi po tayo nagpo-proseso ng masyadong masela, maano, mabusisi. Hanggat maaari po gagawa ako ng mga method na mas madali po siyang sundan. Nga pala mga kaamag, lalo na sa mga baguhan po, ano, yung pong paggawa ng pula ng mushroom ay hindi nyo po muna dapat subukan. Ano, payo lang po sa mga bago gustong sumubok ng pagkakabuti. Kung nais nyo pong gawing negosyo ang pagkakabuti, mas mainam po na bibili lang po muna kayo ng mga punla at try nyo po muna makabuhay ng kabuti gamit ang puting baga na po. Diyan po muna kayo mag-start ano, mga kaamag, para hindi po sayang yung panahon nyo at mapag-aralan nyo po muna yung pagpapasibol ng kabote
parang step by step po mga kaamag, ano, mula grade 1 parang ganyan po. Para rin po tayo nag-aaral. Ito po kasi yung paggagawa ng tula, medyo sobrang maselan po. Try nyo po muna magpatubo, then aralin po ninyo muna kung may market po sa lugar ninyo at mabebenta nyo yung mga kabote ng maayos. Marami po kasi sumusubok sa pag-mushroom farming na nag-full scale po kaagad, ano, large scale po sila kaagad, tapos nagtatry po kaagad silang gumawa ng sariling punla, which is mali po yan, ano, makaamag. Hindi po sinasabi ko yun para makabenta kaming mga gumagawa ng punla. Hindi po sa ganun, mga kaamag, ano. Kung ako lang po ay babalik doon sa pagsisimula ko, mas mainam po talaga na bibili lang muna ng punla or fruiting bags para maaral po muna yung market ng ano, ating kabote. Kadalasan po problema ng mga nagkakabote kung mapasok sa pagkakabote. Hindi po nila alam kung saan nila ibebenta yung ating produkto na na-harvest. Tapos, isa pang downside sa magpipilit ka po kaagad gumawa ng sariling punla na hindi ka pa halos marunong gumawa ng fruiting bags ay naabala po, naantala yung production nyo po. Instead, nakapokus ka po sa production ng pagpapabunga, mamumblema ka pa po sa paggagawa ng punla dahil sure po, ano po, na trial and error po ang mararanasan nyo dito. Hindi po madali talaga ang pagkakabuti, mga kaamag. Hindi po ito sa, para sa mga walang tiyaga. Hindi po napanood nyo lang po sa YouTube, ayan, dali lang, hindi po ganun. Madali lang po ito sa medyo matagal na pong nagkakabuti. Pero para sa mga baguhan po, eh, napakahirap nito, napakaselan. Pinagdaanan ko po yung mga kaamag. Wala pong makapagsabi na magkakabuti na marunong ka agad sila pagkapasok nila dito. Hindi po. Real talk po yun, mga kaamag. Totoo po yun. Mayabang na lang po siguro kapag sinabi nilang first timer sila tapos na perfect nila kaagad itong paggagawa ng punla at paggagawa ng even yung paggagawa ng fruiting bags, mga kaamag, dadaan po kayo sa pagsubok doon. Sobrang maselan po pagpapatubo ng kabuti kahit yung oyster mushroom man yan or yung fruiting bag, kahit yung bulbariella mushrooms, napakaselan din po nun dahil may required na temperature po yung bulbariella mushroom para sumibol, ano, 33 to 37 degrees Celsius po. Pag hindi po yun naabot, o maski hanggang 30 na lang, may tutubo po dyan kahit papano. Pero kung hindi po aabot ng 33 pataas, mahina po ang bunga po or hindi po bunga yung kabuti ninyo, saging ninyo. Ito namang oyster mushroom po, sobrang sela naman po nito. Ayun. Talagang dadaan po tayo sa pagsubok dito. Pero, kaya mag-alala mga kaamag, ako po ay mahilig mag-experiment. At papakita ko po sa inyo yung easiest way po para sa paggagawa ng fruiting bags naman po itong oyster mushrooms na hindi na po tayo magpa-pasteurize, magluluto. Basta po ang gagamitin natin yung substrate ay yung dayami. Meron po tayong diskarte dyan. Pakita ko po sa inyo sa mga susunod na video. Kaya abang-abang lang po kayo, subscribe lang po kayo sa channel ko. Pakishare na rin po. Tsaka like yung ating mga videos, ano po, para maraming makapanood. Malaking tulong din po sa akin yun sa pag-share nyo. Ayan. Last battle, mga kaamag. Ito na rin po ginagamit ko, mga kaamag, ito. Pinapang sungkit ko, pinapang hiwa ko na rin po siya. Ayan. Kuha pa tayo mga isa pang maliit. Ayan. Kahit malaki naman, mga kaamag, okay lang. Pero kung gusto nyo matipid, maski maliit po yun, pwede po yun. Sa susunod na video, mga kaamag, pakikita ko sa inyo
yung development nito, ano. Pupost ko na po at naiinip naman po yung mga subscriber natin. Yan. Kailangan po eh makapag-post din po ako siguro kahit once a week man lang. Kaya ipopost ko na po to kahit wala pang final result. Ano ko, pakiantay na lang po. Abangan nyo na lang po yung susunod na video. Yun ay papakita ko po yung resulta po nitong ating ginawa. Yan. Yung development, day by day po, papakita ko sa inyo. Ano magiging itsura ng ating ginawang liquid culture. Spawn, ano. Ito po kakabili ng ano 3M na Micropores tape sa Lazada at saka Shopee. Ito po ay 1 inch. Pwede pong bumili kayo yung 2 inches na po, ano, 2 inches na lapad para masakop niya yung bunganga ng botelya, ano. Yan. Ito po naman eh UFC ketchup lang naman po ito. Bote ng ketchup. Pwede pong hingin sa kapitbahay o pulutin ito. Baka simple lang po. Yan. After po nyan, kapag hollin po ang ating ginamit, i-shake na po natin. No? Yan. Pag hollin lang ang ginamit natin. Shake na po natin para kumalat na kahit papano yung mycelium doon sa tubig. Yan. Yan po yung hollin. Ito naman po yung magnetic stirrer natin. Gamitin ko pa po ito. Sayang. Marami pa po ito. Ito naman po mga kaamag yung magnetic stirrer natin. Ito po yung gagamitin natin pang steer. Kung may pambili po kayo, mas maiinam po talaga ito. Ano? Medyo mahal lang yung magnetic bar. Medyo mahal. Pero nabibili lang din po yan sa Lazada sa shop. Tsaka ito, mga kamag. Mura lang ito. 1,300 lang siya. FU lang po ang medyo wala pa tayong budget. Medyo mahal po talaga. Sobrang mahal nun. Ayan, mga kamag. Sentro nyo lang po siya. Tapos pihitin ito at iikot po yan ang pusa. Ayan mga kamag. Mas maganda po yung pagkaka-shape niya, ano, pagkaka-mix niya sa loob. Then every other day, shake po natin yung bottle natin para mas kumalat ng mabilis yung mycelium. Sentro lang po natin kasi minsan hindi naikot na maayos pag hindi nakasentro yan. 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 Meron po siyang ano, pwedeng mas mabilis ano. Mas mabilis sa kakalat din ang mycelium niya. Last na bote natin. Yan. Tama yung ano, yung agar ano, mga amag. Nadidiskaril siya. Ayan. Okay na mga amag, ganyan lang po. Ayan mga amag. Incubation period po ano. Aabot po siya ng 1 month ano. Medyo mabagal siya bago mapuno. Ayan. Room temperature lang po mga kamag, hindi naman po kailangan malamig ano. Yung katamtaman lang. Yan, abangan niyo mga kaamag yung ating susunod na video ha. At next week ipo-post ko po kaagad yung development yan kasi meron naman po ako ginawa na ano na mga liquid culture. Pakita ko lang po yung mga mauunang mga araw nito tapos papakita ko yung final results ano
Okay, maraming salamat mga kaamag, antabay lang po kayo. Sobrang pasasalamat ko po doon sa mga subscriber natin. Naabot po natin yung ano silver button. Sobrang papasalamat po ako sa inyo. Salamat po. Thank you mga kaamag.